Sir Elmer, magandang hapon po. Sir Rapi, magandang hapon po. Si kuya ko po kasi is kulang po siya sa pandinig. Pero po, naiintindihan niya po tayo pag malakas po yung boses niya. Sige, kayo na lang po. Opo, okay. Opo. Kayo po ang... Opo, kuya ko po siya. Sige po, paki-explain sa amin yung doon sa video na opo, yung mga pulis pumasok at dinadampot po siya. Ano unang kong tanong, opo, yung mga pulis na pumasok doon sa bahay, meron ho bang ipinakitang warrant? Wala po, Sir Rapi. Wala. Wala po. Kahit ano pong dokumento nagpapatunay, nasabi ko nga po, kahit picture lang po na meron po siyang ninakaw or kahit video, sabi po nila, sa station na nga lang daw po pumunta dahil nandun daw po yung mga, ano po, yung mga ebidensya po nila. Sabi po namin, bakit po kayo walang warrant? Mm-hmm. Saka pilitan po nilang gusto nilang kunin yung kuya namin para sure po namin maligtas po siya. Kasi handa naman po namin silang harapin kasi ano, alam po naman po namin yung totoo. Okay, anong basihan nila para pagbintangan po yung kuya ninyo na snatcher? Wala po silang pinakita sa amin, Sir Idol. Basta sinabi lang, snatcher to, opo, wanted to sumama sa presinto. Opo, opo. Ganun lang? Opo. Wala silang pinakita mission order? Wala po, wala po. Kahit anong dokumento? Wala po. Okay. At lahat sila yung naka-sibilyan, naka-t-shirt. Opo, opo. Yung nakita ko doon, puti na t-shirt. At yung ibang kasama niya, wala man na naka-uniforme. Opo, opo. Wala rin complainant na nagsasabing siya ay na-snatchan. Ito po, nung nakarating na po kami ng istasyon, Sir Idol, sabi po nila, around 9, ano ba, darating na daw po yung complainant. Pero ang tagal, isang oras po kami nag-antay doon, wala pong dumating na complainant. Hanggang dumating po ng 9 PM, sabi, sige, hindi daw po dadating, ganito, ganyan. Gusto po namin alamin kung anong pangalan ng complainant para alamin po namin kung sino siya, kung paano siya, na ano ganun nangyari, senaryo na nagkaroon ng snatchan, hindi po nila maibigay sa amin yung pangalan, Sir Rafi. Hanggang sabi, dumating po ng 9 PM, sabi, sige, ganito mangyayari. Huwag kayong umasa, huwag kayong kampante na hindi magiging ano yung kapatid ko. Kasi buti nga daw po, sila daw po yung nakakuha sa kanya. Kung hindi daw po, maliit na lang daw po yung mundo ng kuya ko. Ang sabi pa ng isang pulis doon na hindi mawala sa isip namin na, kuba, buti buhay ka pa. Ganun po, na sobrang sakit sa amin na inaalagaan namin yung minamahal namin. May umaasa palang wala na siya. Nung ganun, nandun na tayo na. Hindi naman niya kasalanan na ganito siya eh. Hindi niya kasalanan na maging PWD siya. Nagtitinda pa nga siya. Sino pong tumawag sa kanya ng kuba? Isa pong police woman po. Hindi ko po pwedeng police sabihin. Woman po? Opo, na okay. Tomboys. So anong naging ending? Pagdating na yan o clock, hindi dumating yung complainant, anong nangyari po sunod? Sabi niya, sige, papalayain namin to, si kuya ko po. Sabi ko, opo, nagpasalamat nga po kami kasi wala nga po kasing kasalanan. So nagkaroon pa kayo ng utang na loob? Kasi nga po, okay, ginigiit na po talaga siya eh. Sabi niya, umamin ka na kung di ka amin. Parang gusto pa siyang takotin kung ano pang mangyayari. Well, ang sagot niya lang po, wala po akong kasalanan. Di niya po alam yung nangyayari sa Rafi eh. Kasi ano nga pong alam niya, nasa bahay lang po siya palagi. Simula po so ano po naging ending? Pinalabas po kami at mag-aantay daw po kami ng filing kasi 1 month ago po aatin daw po kami ng hearing. Kailan daw nangyari yung pag-snatch? Kaya nga sila napunta sa bahay. Wala po sinabi, Sir Rapi. Mag-aantay na lang daw, mag-direct filing. Inalugog ba yung bahay nyo? Opo, opo. Ngayon po. Kaya... Nagalugog sila? Opo. Wala silang nakitang mga gamit doon na in-snatch? Ang sinasabi na lang... Na binibintang na in-snatch ni Sir Elmer? Ang kinuha pong mga cellphone doon is yung 3 pong siranan, tapos yung cellphone po ng kuya ko at cellphone niya. Ang sinasabi po nila na nakaw daw po iyon namin. Itong kapatid ko, sabi po, paano? Wala po ba kaming karapatan magkaroon ng cellphone? Okay. Bakit mahirap lang kami? Hindi po nila kami pinapaniwalaan, Sir Rapi. So ano nangyari po doon sa cellphone na kinuha nila? Nirelease naman po sa amin. Kaso po, ang inaano po namin is yung ID. Kinuha na po kami ng picture na ID. Tapos yung dalawang kapatid ko pong lalaki, pinituran po. Kaya natotrauma po ngayong lumabas. Tapos po, kami binidyohan po kami kasi ang sabi po sa amin, kasama na po kami sa kaso kasi tinuturuan daw po namin magnakaw, mang-snatch yung kapatid ko. Oh. Sa Rento More, magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Kasama ho kayo sa pagpunta sa bahay ni Sir Elmer, Sarge? Yes, sir. Okay. Meron po kayong dalang warrant nung pumunta kayo sa bahay ni Elmer? Wala po, sir. Wala po. Okay. Strike number one. Strike number two, meron ho ba kayong dalang arrest warrant? Wala rin po, sir. Wala rin. Okay. Kasi dinala nyo sa presinto. Strike number two yan. Now, number three, yung pong supposed to be na ibinibintang nyo sa kanya na siya po ay nag-snatch. Kailan po ba nangyari yung base po sa inyo pong reklamong natanggap?
Sir, din pong araw po ng, ano siya, Monday din yun, sir? Monday. Anong araw po kayo pumunta sa bahay niya? Monday na mga paggabi na rin po, sir. Monday ng paggabi. Pero meron ho ba kayong complainant? Pero sir, naandun po sa ano nun, sir? Nasa presinto po ng time na yun. Tapos, sir, nag-follow up kami. Baso rin sa... Tanong ko lang, meron kang complainant? Kasi, meron po na sir. Okay, bakit nung pumunta sa presinto, sumama sa presinto to ng COSA dahil pinilit yung sumama, natakot, walang inabutan na complainant kaya bandang huli pinauwi nyo na lang sila, tama? Yes, sir. Okay, strike number 3. Strike number 4, bakit nyo pati itong mga kamag-anak pinikturan na wala namang kinalaman sa kaso? Bakit pati itong mga kamag-anak kasama sa mga pinagbantaan nyo tinakot ninyo? Wala pong gumagawa sa amin nun. Sir, pinikturan nyo po yung mga kamag-anak. Strike number 4. Wala pong gumagawa. Sir, hindi magagawa ng istorya to. Now, bakit nyo po ginawa yon, sir? At dagdag pa dito, nag-discriminate pa kayo, tinawag nyo kuba itong si Sir Elmer. Ang dami nyo pong strike dito. Bakit nyo po nagawa to, sir? Hindi man po namin ginawa yun, sir. Wala pong gumagawa ng ganun. Tumawag sa kanya na ganun. Okay, sige. Doon na lang po sa 1 and 2. Bakit po kayo pumunta ng bahay nang wala kayong arrest warrant at wala kayong search warrant. Sir, yung sabi sir, for ano lang, clarification, for proper identification kung sakali saan. Sir, alam mo naman, you know better, na hindi niyo po pwedeng gawin yan. Kailangan para ikaw ay makapaghalughog sa bahay ng isang tao, kailangan meron kang search warrant kung ano man yung hinahanap mo. Okay. Correct? Tama po. Good. Tama. And then number 2, para yung isang tao sa loob ng kanyang pamamahay, kakalad ka rin mo papuntang presinto, you have to have a warrant. At sinabi mo kanina, wala. So strike 2 ka. Pero hindi naman po namin pinaresensya. No, maski na. Maski na. Of course, sasama yun dahil sa takot. So mali yung ginawa mo rin. So naka-strike 2 ka. So ngayon, since dalawang beses ka dito, nagkamali, hayaan mo na yung 3 and 4 dahil dinideny mo. Pero itong 1 and 2, so anong dapat parusa para sa'yo? Anong gusto mong parusa ko sa'yo? Ipapademote kita? Pasuspindi muna? Pademote o pasisiba kita, sir? Hindi, sir. Seryoso po ako, sir. Ha? Ikaw at saka mga alipores mo. Patatanggal kita sa serbisyo o pasuspindi muna kita, tapos padisarmahan at ipadidemote. Doon na lang po. Papademote kita o patatanggal kita, sir? Sarhento, sumagot po kayo, sir. Hello, sir. Ano pong gusto niyo pong parusa para sa inyo? Sige po, hindi na ako magdidikta sa inyo. Ano pong parusa ang sa tingin niyo ang karapat-dapat na ipataw sa inyo bilang sa bilang kapalit dito sa ginawa niyong kabulyasuhan sa pobreng si Elmer na kinawawa niyo po? Paano mo nasigurado kami, sir? Papadisarmahan na tapos papaimbestigahan na po kami, sir. Padisarmahan na lang kayo. Yes, sir. Yes, sir. Padisarmahan tapos paimbestigahan. Yes, sir. Yes, sir. Anong gusto mo, sir? Papademote na lang kita o papasibak, sir? Please, sagutin niyo po ako. Kasi yung suspension, ematic na po yon. Kasi ikaw na mismo nagsabi, disarmahan at imbestigahan. Of course, syempre, alangan ba naman imbestigahan at walang patutungan yung investigasyon? Syempre, meron. So, after the investigation, ano po ang magiging resulta niyan? Gusto niyo mangyari? Demotion o dismissal from service, sir? Ano na lang po yung paralaman sa pan-investigation, sir, siguro. Okay. Kung ikaw papipiliin? Huwag naman sana, sir. Huwag naman sana po. May paano? Huwag na lang. Bakit po huwag na lang sana? Wala naman po kami na ano sir na ano, nag-ano lang kami. Nagtrabaho lang naman din po. Nagtrabaho ka nga, pero yung trabaho mo, mali. Ikaw na mismo nag-amin na strike 2 kita. Wala kang search warrant, naghalugog ka ng bahay na may bahay. Wala kang arrest warrant, dinampot mo ito at dinala mo sa presinto. O, strike 2 ka dun. Ikaw na mismo nagsabi, dapat disarmahan ka at mga kasamahan mo, and then after that, paimbestigahan. Eh sabi ko, alangan ba naman hanggang imbestigasyon lang? Siyempre, meron talagang lilitaw dito na kayo ay nagkasala. So, ano ang magiging kaparusahan? Pinapipili kita. Kasi sir, pinapangako ko sa inyo, dalawa pong mangyari sa inyo, kayo po ay madidemote o kayo po ay masisibap. I promise you, sir. O sir, oh, promise. Colonel Robert Baisa, Chief of Police ng Taguig PNP. Colonel Baisa, magandang hapon. Yes, magandang hapon po sa inyo, sir. Nakita lang po tayo dito ata, recently, ano po? Opo, yes sir, bago lang po sir, bago lang. Opo, dahil meron po kong sumurende sa akin at tinanover ko po sa inyo. Yes sir, tama po yan. Ito pong mga tauhan nyo po, si Sargento More, Francisco at Salamanca, at umamin naman po sila sa kanilang pagkakamali. Narinig nyo naman po yung interview ko sa kanila, ano po, dito kay More? Opo, nandito po ako, nakikinig po ako sa FB Live. Opo, so siya na po mismo nagsabi, disarmahan nyo na po siya at mga kasamahan niya. Gagawin nyo po yung Colonel sir? Na-evaluate na po ba? Pero, hello, sir? Colonel, wag mong sirain yung pagkakaibigan natin. Yung aking puntiwala sa inyo ay napakataas. Dahil lamang yes, po sa mga tao ninyo, masisira puntiwala ko sa inyo. Wag naman po. Mahaba-haba pa po kayo sa serbisyo at malayo-layo pa po ang marating nyo po. At wag nyo po ipagpalit yung inyo pong future para dito lamang sa mga uhugi mong tao. Di po ba, Colonel, sir?
Kasi okay, sir, kapag halimbawa sir, nagkamali ka ng sagot dito sir, hindi na kita kakausapin at akit ako sa krami. I'm giving the chance dahil magkaibigan tayo at kilala kita. Ngayon sir, kung ikaw ay magpaligoy-ligoy, eh tatablahin kita at akit ako sa krami, sir, Colonel po. Opo. Kasi sinabi kanina, disarmahan. Kasi, hindi, tika muna, Colonel. Siya na mismo nagsabi, disarmahan sila. Ngayon, ikaw, nagdidili-dali. Opo. Kasi po hindi ko po talaga, bago lang din po ako nagbukas na FB Live, katatawag lang din po sa akin ng staff okay. Yun. Hindi ko po nakita yung usap na sige. Malinaw po, sir. Okay, Colonel, ganito, bigay tayo na another chance. Basta huwag mo lang kampiyan tong dalawang to dahil kung hindi, magkakaaway po tayo, promise. Okay, number one, pumunta sila sa bahay ng isang PWD. Wala silang dalang search warrant. Hinalugog nila yung bahay ng PWD. Okay? Yes, at may kinuha sila doon ng mga cellphone. Nasabi nila, nakaw. Pero later on, napatunay na hindi, ibinalik din. Sa yon. Inamin niya na wala siyang search warrant. Number two, inamin din itong tao mo na wala silang dalang arrest warrant. Pero despite that, kinaladkad nila itong si Sir Elmer papuntang presinto at doon inimbestigahan at kung ano pang mga ginawa, prenoses, and then pinikturan, etc. Yes, and sir, and then hindi pa nakontento, tinakot pa na wawalain, meaning siguro isa salvage, and then pagdating ng pag-uwi na nitong pobre, yung mga kamag-anak, pinikturan at tinakot. So ngayon, kausap ko po to si More, sabi ko, anong magandang gawin sa'yo? In short, sabi niya, sige, disarman kami, sir. O ngayon, ikaw, hindi ka nagsasang-ayon na madisarman siya? Opo, kasi po hindi ko po naintindihan yung buod ng kwento, sir. Pasensya na po kayo. Hindi ko po naintindihan. Ngayon po, yung pagkakakwento niyo po na yan, pagdating po dito sa office, gagawin po natin yung tama. Which is? According po sa inyo na pinapili nyo kung didisarmahan, initially po didisarmahan natin and waiting for investigation, sir. Okay. So didisarmahan nyo po siya? Oo. For investigation din po, sir. So nung itong pagpunta po nila sa bahay ni Elmer, alam niyo ba ito? Nagpaalam ba sila sa inyo? Nagsubmit ba sila ng report after na sila po ay mapunta sa bahay ni Mr. Elmer Ogalinola? Negative po, wala po sir. Oh, doon pa lang, may violation na naman sila. Di ba dapat sir, after na sila ay pumunta sa bahay para supposed to be to search the house of a suspect and then para arestuhin, supposed to be a suspect. Di ba dapat sir, after that, nag-report sila sa iyo para magbibigay sila ng report. Sir, ganito na lang po. Ano sir, kung pwede po sana, papuntahin na lang po dito yung subject at makausap natin, hingihan natin ng initial yung kanila po ang complaint. From there, doon po tayo magsisimula. Sir, okay po ba sa inyo yun? Hindi po. Hindi po okay sa akin, Colonel. Ang okay sa akin ay ganito, Colonel. Mismo yung mga tao mo umamin naman sa kanilang mga kasalanan. Opo. At they owe you a report. Dadalhin namin si Elmer dyan para takot-takutin ang mga pulis mo? Hindi naman po ganun, sir. Hindi ako papayag. Hindi naman mangyayari yung takutan na ganyan, sir. Ito mga tao mo, sir, walang disiplina to eh. So hindi ako papayag na dadalhin ko itong si Sir Elmer dyan sa inyong istasyon para takot-takutin na mga uhugin yung mga tauhan. Pwede naman sir, pasamahan nyo na naman po ng staff. Hindi rin sir. Disarman nyo po ngayon mismo dahil sila po mismo nagsabi di disarman. And then kami po ay magpa-file ng formal complaint sa Kamkrame para masibak po mga to. Yes sir. Sana sir, huwag kang pumanig dito dahil kung hindi sir, I promise you, pati kayo sir, madadamay. Ngayon sir, magkakaibigan pa rin tayo. I respect you sir, lalo nung pumunta ka rito para sunduin yung sumurender. Mataas pong respeto ko sa inyo. Pero kung kahit nakatiting sir, maramdaman ko na kinakampiyan mo itong matauhan mo sir, away tayong dalawa sir. Ngayon pa lamang sir, alam ng buong mundo, mag-aaway tayong dalawa. And I'll take it personally. Why? Kasi ang advocacy ako po sir is didepensahan ko yung mga maliliit nating kababayan, yung mga inapi. So I'll take it personally. Kapag halimbawa kinampihan mo mga ito, away tayong dalawa. So mamimili ka. Opo sir, opo sir, hindi naman natin papayagang ano sir, yung mga ganyan na pagkakamali sir. Of course naman sir. Sir, eto si More. Pagalitan mo sir, pagsabihan mo. Sarento More. Good afternoon sir, good afternoon. Ayan na po, pagalitan mo na Colonel. Ganito na lang, kayong mga ano, dapat tayo ang mga pulis, kailangan ginagawa natin ang tama. Ganito na lang, pumunta kayo sa station ngayon, tayo mag-usap-usap. Yes sir. No, pumunta kayo din sa station para disarmahan ka namin o kayo ay madidisarmahan. Tell them that sir, Colonel please. Nabanggit nyo na naman po sir, hindi ko naman kailangan banggitin na. Hindi sir, why I'm doing this? Para itong mga pulis sir, mga pulis ninyo at mga pulis na nakikinig ngayon, makikita nila, maramdaman nila na hindi tinotolerate ng mga opisyalis ng PNP ang mga kabalastugan nila. Para hindi silang tularan sir. Yun lang po yun sir, I'm trying to teach you how to send them a message.
which is to reprimand them. Kasi sir, ang ginawa nila dito sa tao ay inapin nila palibas ay pobre. Kaya nga po sir, sinasabi ko, hindi ko naman tinotomoderate sir yung mga kamalian ng pulis na ganyan sir. Kung may complaint na... Hindi sir, kasi sir, sandali lang kernel, kasi nung kinakausap po ito, binibaby mo ito si More. Huwag sir, huwag niyong binibaby itong mga tauhan mo. Sorry sir, hindi pwede, huwag mong binibaby sila. Lalong hahaba ang mga sungay nito. You have to speak the language they understand. Eh mga balahura to, tapos ngayon, bibibihin mo, hindi ka gagalangin ito. Hindi naman sa nagmamalimis ako sir, kaya lamang sir, hindi naman maganda sir na sa National TV ay magre-reprimand tayo ng ating mga katamahan pulis sir. Kaya ko naman... Teka muna sir, public servant po kayo to serve and protect. And you're supposed to be serving and protecting these people na nagreklamo sa amin ngayon, lalo itong mga pobre. He was less in life, should have more in law. Ito dapat ang mga pinoproteksyonan ninyo dahil ito yung mga kapuspalan ng kababayan na palagi inapi. Ang tanging meron na lamang sana sila is proteksyon galing sa batas. At sino yung batas? Kayo po mga pulis na nagpapatupad ng batas. Naintindihan ko po sir, naintindihan. Sir, kung magaling kayo na opisyal, dapat marunong din po kayo umitindi sa kalagayan ng mga kababayan natin na api ng inyong mga tauhan. Tama po sir. Ito pong ginawa ng mga tauhan ninyo, inapin po nila itong tao dahil alam nila pobre. Paano sir kung hindi lumapit sa amin to? Paano kung wala kaming programang tulad ng ganito? Dilusot na sana mga pulis nyo. Malas na mga pulis nyo, meron kami. Yes sir, yes sir. Ang kinakaya-kaya lang po ng mga tauhan ninyo, yung mga pobre. Subukan nyo kaya gawin to sir, sa mga taga Forbes Park. Pasukin nyo kayang bahay ng isang billionaire dyan sa Forbes Park, baka pinagbabaril pa kayo. Kaya nyo ginawa to kasi alam nyo, pobre. Oh, sabi pa na isang netizen, sa Forbes Park, baka hanggang gate lang kayo. Baka katapat nyo lang, security guard. Tama nga naman. Sorry, Colonel. Medyo malambot pa po kayo, Colonel. Malayo kay General Eleazar. So, Colonel, saan ko po madidisarmahan po itong mga tauhan nyo habang inimbestigan nyo po? Tama po ba, Colonel, sir? Yun mo talaga ang proseso. Pag iniimbestigan, dinidisarmahan, sir. Tama po. And then, kami po ay akit sa kamkrami. Tama, sir? Colonel? Yes, sir. Kayo po ang bahala po, sir. At itong mga tauhan nyo, sir, siguro, confined to headquarters muna siguro to, sir, Colonel? Yes, sir. Yes, sir. Apa. Okay. Huwag nyo po sana pag-dutiin kasi kung habang inimbestigan nyo, ito po, sir, pinapayagan nyo gumalagala, baka takutin po itong mga complainant namin. Tama, Colonel, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sige po. So asahan po namin, Colonel, na by tomorrow, disarmado na po ito. Pag tumawag ulit kami sa inyo to follow up. Yes, sir. Yes, sir. Asahan niyo po. At last na lamang po, Colonel. Pagsasabihan niyo na po itong mga tao ninyo, itrain niyo po na sumunod po sa patakaran, sa SOP, Standard Operating Procedure, na kapag pumunta sa bahay na sa tingin nila ay suspect yung pupunta nila, kailangan po, sir, meron silang warrant o pares o search warrant. Pwede, sir? Pakitrain sila? Actually, sir, alam naman po nila yan, sir. Oh, alam na pa pala nila. Bakit nila ginawa, sir, kung alam na pala nila? Opo. Doon po kami nagkakaiba, sir. Alam po natin yung procedure, which is yan po, basically, bago pa lang ho nagpulis sa mga yan, sir, pa lang ho tinuturo na po yan. Tama, sir. So, since hindi ni po nila ginawa yung turo sa kanila, then it's okay na para you reprimand them in public. I don't see anything wrong with that, reprimanding a public servant in public. Simply because... A, inamin nila yung kanilang pagkakamali. And then B, very clear na pinahiyan nila sa publiko itong pobre. Napaya to sa mga kapitbahay, sa buong barangay. Public shaming ang ginawa ng mga tao mo. So, ibig sabihin yung mga tao mo lang ang may karapatan, mamahiya. Whereas sila, hindi sila pwedeng hiyain mo na boss. Do you follow me, Colonel Sir? Po? Nakukuha ko kayo. Oh, di ba? Public shaming ang ginawa ng mga pulis mo. Pinaya sa buong barangay, pinaya sa mga kapitbahay, pinaya sa lahat. At ikaw na mismo nagsabi, mali yung ginawa ng mga tao mo. Ngayon, sinasuggest ko lang sa iyo na pagsabihan mo itong mga tao mo o National TV na sila'y mali at pagalitan mo, hindi mo magagawa. Ibig sabihin, yung mga tauhan mo, pwedeng gumawa ng kabalasubasan, pwedeng mamahiya ng taong bayan, pero hindi sila pwedeng pahiyain. Yan lang po, Colonel. Sorry, yes, Colonel. Sir, as a professional police officer, sir, hindi naman na po pwede na natin para gawin yun sa kanila. Alam po nilang mali yung ginawa nila. Dito po, pagbating nila dito, didisarmahan sila at makapagpaliwanag din sila. Ayun po, palagay ko yung sapat na. Hindi na po kailangan hiyain po yung public po, sir. No, sir. Dahil, hindi mo sila hiyain, sir. Hindi mo sila hiyain, sir. You just tell them that they are wrong para papakita sa publiko na hindi mo kinukonsenting kamalian ng mga tao mo, sir. What's wrong with that? Just telling them in plain view of the public o napakikinggan ng publiko na mali sila at hindi mo tinotolerate ang kanilang mga maling gawain. Ano masama noon? Just telling them that they're wrong. That's part of the military training. On the spot, kapag nagkakamali mga tao, pinagsasabihan, pinagagalitan.
Di ba? Professional yun, di ba? O kung professional yung mga tao mo, dapat hindi sila nag-violate ng batas na yung pagpasok sa bahay ng walang search warrant, pagpasok sa bahay ng walang warrant of arrest at mag-aresto, they're not being professional. Tama po. Kaya nga po, ayun nga po, ay didisarmahan na po natin.